hapon ang bagong programang maghahatid ng buhay at pag-asa mula sa ginintoang aral ng Biblia at dadamay sa inyong mga panalangin. Ang Life in Jesus Radio Program, ihahatid sa atin ni Pastor LJ Espeleta. Makinig at mapagpala ng Panginoon dahil there is life in Jesus. Talakayang Kalikasan, ang programang tumatalakay sa mga napapanahong isyu tungkol sa kapaligiran at likas na yaman na inihahandog sa inyo ng DENR Rehiyon Calabarzon. Inyong mapapakinggan Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Talakayang Kalikasan sa himpilan ng DZJV 1458 Radio Calabarzon. Mga ka-agri, ano nga ba ang mga programang hatid ng mga pangunahing ensya na nakapaloob sa RA 11524 o Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act? Scholarship Program, Commission on Higher Education o CHED. Insurance ng Liugan, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Libreng pagsasanay, TESDA at Agricultural Training Institute or ATI. Pagpapatibay ng mga organisasyon at kooperatiba, Cooperative Development Authority o CDA, Hybridization at Research, PCA at DOST, PCA, ARRD. Pagpapaunlad ng niyugan sa pamamagitan ng integrasyon, Bureau of Animal Industry o BAI, National Dairy Authority, NDA, DA High Value Crops Development Program, HBCDP. Pasilidad para sa magniniyog, infrastruktura, DPWH, pagkakalakal at promosyon ng mga produkto mula sa niyog, Department of Trade and Industry o DTI, pautang sa mga magniniyog, Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa ATI Calabarzon sa numerong 046-419-0210. Maaari ding tumungo sa website ng ATI Calabarzon, ata.da.gov.ph/ati/4a, o sa website ng PCA, pca.gov.ph. Halina't sumamba sa tahanan ng Diyos. Iniimbitahan namin kayong dumalo sa panglingguhang gawain ng Jesus is Lord Church Calamba City. First service, 7 a.m. Second service, 9:30 a.m. Matatagpuan ang JL Church Calamba City sa Jerusalem Street, Villa Carpio Subdivision, Parian, Calamba City. Maaari ring dumalo sa ating online worship and healing services sa Facebook at YouTube channel ng JL Church Calamba City. Sama-sama nating ideklara na si Jesus ang Panginoon, sa Diyos ang papuri. Didiskartehan at tatalakay ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng Calabarzon. Diskarte, mga balita at impormasyon ihahatid sa inyo ni Daniel Castro. Diskarte, Lunes, Martes, Webes at Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito lang sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Talakayan ng mga pangunahing balita at impormasyon sa rehiyon. Narito si Mr. Discarte, Daniel Castro.
magandang hapon. Alright, good afternoon po mga kaibigan. Magandang hapon Calabar Zone, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Mga kaibigan, ngayon po ay day 17 na. Day 17 sa buwan ho na Oktubre mga kaibigan, 2022. Lunes po ngayon. Oras na natin sa buong bansa, 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Oras na naman sa ating palatuntunan. Siyempre, welcome po kayo sa ating programa. Kung may mga nais kayong iparating sa amin, tawag lamang. Telephone numbers, landline muna, 502-9721. Ulitin ko po ha, 502-9721. Ang area code ay 049 dahil kami po ay nasa lalawigan ng Laguna. Maaari din naman hong mag-text ha sa amin mga kaibigan. I-type muna pangalan, edad, lokasyon, kasunod na po ang inyong mensahe. At yan po ay maring isend sa aming text line, 0996-630-8775. Text po kayo. Kayo din sa ating mga social media accounts, mga kaibigan, ano po, i-search lamang ano, sa Facebook at sa YouTube ang DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Makikilike, makikishare, subscribe, subscribe. Siyempre, comment, comment din pag may time. Oras sa mga kaibigan, ganap ng 9 na minuto makalipas alas 3 ng hapon. Discarte. Tuloy-tuloy tayo ha mga kaibigan sa ating palatuntunan. Live na live dito po sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone sa inyo po mga AM Radio. Ako po ang inyong lingkod, Daniel Castro. Ito muna ang pambungad na hindi magandang balita. Okay. Parang lagi na lang ang balita natin, hindi maganda talaga. Oo, sa araw-araw na lang. Eh ano ho ba itong hindi magandang balita? Ito na. Nako. Yung mga oil companies ano po, nagkumpirma na. Sila po ay muling magpapatupad ng dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Araw po ng Martes. Yung munang Pilipinas Shell, sabi ha, magpapatupad sila bukas ng oil price increase. Alas 6 ng umaga. Ito po ha, ang itataas po sa presyo ng gasolina, 80 centavos per liter. Sa kerosene, 2 pesos 90 centavos per liter. At sa diesel naman, 2 pesos 70 centavos per liter ang itataas. Malaki-laki rin ho ha, mga kaibigan. Ang itataas naman ang presyo ng ating produktong petrolyo. Ang clean fuel naman ay bukas pa raw ng alas 4:01 ng hapon ang kanilang price adjustment, habang ang sea oil ay may kapareho ding oil price hike. Ngayon, mas maaga naman ang implementasyon ng oil adjustment po ng Caltex Philippines na ipapatupad mamayang alas 12:01 ng madaling araw. Excited sila, mauna na sila. At yun na nga, siyempre pagkaganyan, expected ho, magsusunuran na rin po yung iba pa mga oil companies sa kanilang anunsyo. Yung iba nga ho, hindi na nag-a-anunsyo. Di ba? Oh, totoo naman na, hindi naman lahat nag-a-anunsyo. Sasabay na lang yun. Makikisabay na lang ho sa dagdag presyo. Ganun din sa bawas presyo. Okay, basta, meron hong price increase na naman. Medyo malaki-laki yun na naman yan ha mga kaibigan. Sa produktong petrolyo, tama? Produktong petrolyo. Bukas po yan. Samantala, may baho tayo mga kaibigan, hinggil po dito sa pagkakapuspon ng Barangay Sangguniang Kabataan election. Naghain po ng petisyon sa Supreme Court. Ano po?
ang isang kilalang election lawyer para ho questionin yung pong legalidad ng pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election na dapat ay sa December 5 ngayong taon. Ito pong sinasabing magaling, tanyag na election lawyer ay wala hong iba kundi si Attorney Romulo Makalintan. Okay, si Attorney Mac. Naniniwala po kasi si Attorney Mac, mga kaibigan, hindi ho dapat may pagpaliban ang barangay election. Sabi po niya, nakasaad po yan sa Section 5 ng Omnibus Election Code na ang Commission on Elections o yung pong COMELEC lamang ang may kapangyarihang magpaliban sa halalan, hindi ang Senado, hindi ang Kongreso. Parang ilang beses na ho natin ito na-experience eh, di ba? Talagang ginawa ng batas at na-expired, na-postponed eh, di ba? So, tapos meron palang ganun sa sinasabi sa Omnibus Election Code. Ang mangyayari daw kasi, kapag ho na ipagpaliban ng halalan, ay tuloy pa rin ang termino ng mga barangay officials na dapat ay magtatapos ngayong taon. Yun ang masaklap. Kaya naman hindi raw po pwedeng indirectly ay i-appoint ang mga ito ng mga mambabatas. Yan. Bagamat binigyan daw ho ng kapangyarihan ang Kongreso sa pamamagitan po ng saligang batas na itakda ang panahon po ng panunungkulan ng mga barangay officials, pero sa sandaling maitakda na ito, eh hindi na nila ito pwedeng palawigin. At nilinaw pa ho ni Attorney Makalintan, yung pong kanyang kinwestiyon o ang kanyang kinwestiyon lamang ay ang pagpapaliban sa barangay election at hindi kasama ang sangguniang kabataan. Ah, okay. Magkaiba nga naman kasi yung barangay mismo sa sangguniang kabataan. Ayun, okay. So yung pagpapaliban lamang ng barangay election ang kinwestiyon po dyan ni Attorney Mac. Eh, tingnan natin, abangan ho natin mga susunod na kabanata dito. Dahil Supreme Court po yan. Ang Supreme Court, kung ano maging desisyon yan, yun po ang susundin. Di ho ba, ano, mga kaibigan? Tingnan natin, anong magiging mga legalidad pa niyan. Kasi siyempre, ang nag-issue naman mo ng suspension, mga mababatas, ginawang batas, pinirmahan ng Pangulo. Diba? Abangan ho natin mga susunod na kabanata. Pero ito si Attorney Mac, magaling hong election lawyer. Sikat na ito. Baka nga naman mas tama talaga siya. Abangan ho natin, ano ho? Okay. Teka, sandali mga kaibigan. Ilang mahalagang paalala muna tayo. Oras po, 3:15 ng hapon. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman. Pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth? Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang PMRF at supporting documents. Pakinggan ang mga balitang pangkaunlaran at kwento ng tagumpay kasama ang Card MRI. Samahan nyo kami sa isang makabuluhang episode ng Radyo Konektado tuwing una at ikatlong Huwebes ng buwan mula alauna y media hanggang alas dos ng hapon sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Live nyo rin itong mapapakinggan sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon Facebook page. Ano pang hinihintay niyo? Makinig at manalo ng extra load sa Radyo Konektado ng Card MRI. The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus is now recruiting the best and the brightest grade 6 students to be part of our next batch of grade 7 scholars. The scholarship benefits include free tuition, free loan of books, monthly stipend, and dormitory privileges. Apply now at nce.pshs.edu.ph or call us at 0956-120-3018 or 0998-912-9307. Sama-sama, kapit bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli.
sa booster. Pinas lakas! Mahalagang paalala mula sa Department of... Diskarte! Programang pambalitaan ng DZJV 14-5A. Didiskartehan at tatalakay ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng Calabar Zone. Diskarte! Mga balita at impormasyon ihahatid sa inyo ni Daniel Castro. Diskarte! Lunes, Martes, Webes at Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa DZJV 14-5A. Radio Calabar Zone. Himpilang mayaman sa impormasyon at inspirasyon. DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Didiskarte. Araw sa mga kaibigan, alas 3, day 19 po ng hapon. At tuloy-tuloy po tayo ha, sa ating palatuntunang diskarte, mga kaibigan. Give Love Today with Red Ribbon Best Sellers, Black Forest Chocolate Dedication Cake, Triple Chocolate Roll, Cheesy Ensaymada, and Butter Mamon and Moist Chocolate Slice. Order online via redribbondelivery.com.ph, Red Ribbon App, GrabFood or FoodPanda, at iba pa. You may also visit any Red Ribbon stores at SM City Calamba, City Mall Calamba, Crossing Calamba, iMall Canlubang, Unitop Balibago, and SM City Santa Rosa, and Red Ribbon Pasiano. Alright, tuloy-tuloy tayo ha, mga kaibigan, sa ating palatuntunan. Ito ha, tungkol pa rin sa kwan, sa COMELEC naman ha. Ito ha. Ipinagpaliban daw po ngayong araw ng Senate Committee on Finance ang pagdinig para po ito sa 2023 budget ng COMELEC, ng Commission on Elections. Kasi daw, ano ho, dismayado raw ho si Senator Amy Marcos na siyang Finance Committee Chairman dahil po dito sa kabiguan daw ho ng COMELEC na magsumite sa subcommittee ng hinihingi nilang mga mahahalagang dokumento. Yan. Giit pa ho ni Senator Marcos, dun po sa limang pinasusumiting dokumento, kahit isa ay wala daw ho na ibigay ang COMELEC sa Senado. Ano ba yun? Kaya naman, ayun, pinagpaliban until further notice ang budget hearing ng COMELEC. Na nga, biniti na ho yan kasi postpone naman yung barangay election. Pero kailangan ho ng COMELEC yan malinaw kasi magdadagdag ho ng budget para next year. Para ho sa pag-move ng barangay SK election. Ito po yung mga dokumento. Kabilang po sa dokumento na hinihingi at pinasusumiti ng Finance Subcommittee sa COMELEC, yung pong 10 billion pesos na hirit po na pondo para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa October 2023. Okay. Dokumento hinihingi para sa 10 billion. Ah, okay, ito yung dagdag na pondo na hinihingi ng COMELEC para po sa sa barangay SK election na gagawin ho next year na October 2023. 10 billion po 'yon. So 'yon, so kailangan ho ng Senado ng dokumento kumbaga para mapatunayan na yun nga yung kailangan, 10 billion pesos. Okay, para sa barangay at SK election next year. Performance ng OFW voting
yan po, ha, hinahanap po ng Senado yan. Update sa kompensasyon ng kanilang mga empleyado. Okay. Mga isyung may kaugnayan sa Smartmatic at yung pong vote buying issue na nangyari nito lamang hong 2022 national elections. Yan po yung mga hinihintay ng Senado bago daw ituloy yung hearing sa budget ng COMELEC. Sabi ho ni Senator Marcos, mapapahiya daw ho ang komite dahil karamihan po ng mga hinihinging requirements sa COMELEC ay base sa mga tanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Okay? Kinatigan naman ho ni Pimentel ang pag-defer sa budget ho ng COMELEC, lalo't inaasahan sana nilang mga mamabatas na nakahanda ang ahensya. Hindi lamang sa mga figures at halaga po ng pondo, kundi pati na rin sa mga isyung may kaugnayan sa kanilang operasyon at sa mandato. Okay? Paliwanag naman ho ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may ilang opisyal po ang bigong makapaghanda no, ng summary, pero nakahanda naman sila sa lahat po ng mga katanungang ibabato ng mga miyembro ng panel. Pero siyempre, nangako naman ho si COMELEC Commissioner Garcia na ngayong hapon daw, isusumiti nila sa subcommittee ang mga hinihinging dokumento, particular doon po sa computation ano ho, ng October 2023 Barangay at SK elections at overseas voting. Ay baka naisabit na nila yon ngayong hapon. Sabagay, mahaba-haba pa naman yung hapon. Ano ho. E sana maisabit na nila para makapag-go ahead na sa budget hearing. Kasi ang COMELEC, magbubukas ulit ito ng kwan, ng voters registration. Dadagdagan ho talaga yung mga butante for next year. Okay. Samantala naman mga kaibigan, sa iba pa hong usapin, si DOJ Secretary Jesus Crispin C. Remulla pinayuhan po niya ang mga prosecutors, okay, na huwag hong iapila sa kanya ang petition for review sa kasong illegal na droga na inihain laban sa kanyang anak na si Juanito Jose D. Remulla III. Ayun. Ay, oo nga naman, bakit sa anak niya yun? Nakasaad ho kasi sa batas na maaring iapila sa Office of the Secretary of Justice ang resolusyon para i-review. Dagdag pa ni Justice Remulla, ang kanyang pinsan ang siyang abogado ng kanyang anak na si Juanito. Okay. Alam-anya ng abogado ng anak niya na hindi na maaring umabot pa sa kanyang opisina ang kaso. Okay. So paulit-ulit po na dineklara po ni Secretary Remulla na hindi niya pakikialaman o iimpluwensyahan ang kahihinatnan ho ng mga kaso ng droga na kinakarap ho ng kanyang anak. Yan. Ang kaso sa pag-aangkat po ng illegal na droga ay inirefer na sa piskalya sa Pasay City. Mga kaibigan. So, yun. Doon na lang, ano? So, hindi na sa kanya. Bagamat sinasabing pwede sa kanya, ayaw niya. Kasi siyempre, anak nga niya yun, eh. Siyempre, magkakaroon po dyan ng kwan. Pag-iisipan pa, sabihin maging bayan. O, kaya, wag daw sa kanya. Okay, malinaw, ano? Sa mantala, mga kaibigan, sa Valenzuela pala, ito po yung may kaugnayan doon sa ano, no? Sa siguridad ng ating pong mga mamamahayan. Kasi ho, siniguro po ng pamunuan ng Valenzuela City Police, sapat po ang kanilang seguridad sa media na nagko-cover at mga residente ng lungsod laban ho sa mga posibleng pagbabanta. Doon po sa ginanap nilang pagpupulong noong Biyernes, kasama po ang mga miyembro ng Camanava Press Corps, sabi po ni Valenzuela City Police Chief, si Colonel Salvador Destura Jr., handa silang magbigay ng personal security sa miyembro po ng media na may mga mabibigat na pagbabanta, bunsod na rin ho ng kanilang trabaho. And according po kay Colonel Destura, ang layo po nila mapangalagaan at hindi mangyari pa sa ibang mamamahayag yung pong sinapit ng broadcaster na si Percy Lapi. Sabi po ni Colonel Destura, bagamat may mga puna o komentaryo ang mga miyembro ng media sa mga police o government officials, hindi ho ito sapat na dahilan para pumatay ng tao. Okay?
Gayunpaman, sabi pa rin ni Colonel Destura na sasailalim pa rin naman sa verification yung pong mga banta upang maiwasan naman yung pang-abuso. O, baka mamaya wala naman talagang pagbabanta. Dadrama lang. Gusto lang magkaroon ng escort. Gusto lang magkaroon ng security. Ano yun? Ginawa mo namang display ang pulis noon. Di ba? Ano? Yung totoong may pagbabanta lang. At magiging mga residente na may pagbabanta, siyempre maaaring makipag-ugnayan sa kanila upang agad na masolusyonan. Meron ho talaga namang unit din talagang PNP. Pwede kang mag-request ng security kapag merong pagbabanta sa iyong buhay kahit pribadong mamamayan ka. At sa katunayan nga ho, dinoble na rin daw po ang mga police visibility sa lungsod ng Valenzuela upang may kapanatagan ang publiko anumang oras, mga kaibigan. Eh, good news pala naman, ano ho? Okay. Maisingit ko nga pala ito, mga kaibigan. Meron daw ko isang babae na nagpapakilalang tauhan po ng Bureau of Immigration, no, ang arestado doon po sa isinagawang entrapment operation po ng Manila Police District naman, nang tanggapin ang pera buhat po sa lalaki na pinangakuan niya ng mabilis na proseso para makalabas ng bansa. Ah, mga kaibigan, sa lungsod ng Maynila ito nangyari. So, itinago muna ng MPD Anti-Cybercrime Team yung pong pagkakakilanlan ng suspect na si alias Chelo. Yan, ha? 46 years old na taga Pasay City. Ito po ay para hindi ho maalarma yung mga posibleng kasabwat ng suspect. Diba ba? Sa report, meron hong isang 36 years old na babae mula Santa Rosa, Laguna. Ang unang nagreklamo, no, sa pagtangay po ng suspect sa 11,000 pesos na pera, down payment po yan. At nang pangakuan siya na mabilis na proseso na makalalabas po ng bansa. Eh, sa kabila nito, bigo naman makalabas ng bansa yung biktima. At patuloy pang nanghihingi sa kanya ng karagdagang pera yung suspect. Ngayon, isang lalaki po na itinago sa alias Roldab ang hiningaan ng suspect ng 50,000 pesos naman, 50,000, kapalit po ng pangako na i-escortan siya sa paliparan para makapag-abroad. Eh, dito ho nagkasama pulisya ng entrapment sa loob po ng isang coffee shop sa tapat ho ng tanggapan pa ng immigration sa Intramuros. Dakong alas 6:30 po yan ng gabi. Hindi na ho nakapalag yung suspect nang arestuhin ng mga pulis nang tanggapin po yung budel at marked money buhat po sa kanyang kliyente. So, nakumpisya sa kanya isang Philippine passport, 5 iba't ibang IDs, 4 na iba't ibang bank accounts, debit card at isang mobile phone. Yun. Timbo. Hindi ko lang maintindihan bakit kailangan mo magbayad sa Bureau of Immigration para makaalis ka ng bansa. Eh kung Pilipino ka naman. Diba ang dapat mo paghandaan yung pupuntahan mong bansa? Diba? Hindi kayo mo basta-basta makakapasok sa bansang pupuntahan mo. Para ano bang purpose mo? Ba't ka pupunta ng lalabas ng bansa? Pupunta sa ibang bansa. Hindi ka makakapasok ng bansa pupunta mo kung wala kang visa. Bakit kailangan po magbayad sa immigration officer? Eh, sabagay, ito yung nagpapanggap na immigration officer. Nagpapanggap na taga Bureau of Immigration. Hindi ko lang maintindihan bakit sila magbabayad para humakalabas ng bansa. Eh, pwede ka naman lumabas ng bansa anytime. Basta may visa ka doon sa pupuntahan mong bansa. O kung hindi man, kasi syempre may mga visa-free country. Hindi natin kailangan kumuha ng visa doon. Pero for leisure purpose. Or halimbawa, mga short stay lamang na business purpose. Pero syempre, may passport ka pa rin. Diba? At saka mayroon ka pang proper, unang-una, dapat may pera ka. Diba? So, yan. Ano? Pero ang tindi nito, oh. 50,000 ang hinihingi. Eh, escortan lang sa paliparan para makapag-abroad. Eh, hindi natin maintindihan yun eh, bakit ganun. Anyway, sandali lamang ho, ano, mga kaibigan, at ilang mahalagang paalala pala muna tayo. Oras po, alas 3:32 ng hapon. Sama-sama nating purihin at sambahin ang Panginoong Jesus sa kanyang pagmamahal at katapatan. Makiisa sa isa na namang makasaysayan at masayang pagdiriwang ng 44th anibersaryo ng Jesus is Lord Church Worldwide.
ika-29 ng Oktubre, alas 3:30 ng hapon, sa Bulacan Sports Complex, Manolo City. Tara na at makibahagi sa pagbuo ng bagong komunidad, bagong bansa, bagong mundo. Let's arise and build. Jesus is Lord all over the world. Magandang balita mga ka-agri. Naipasa na ang RA 11524 o Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Alam nyo ba na ang pondo sa batas na ito ay nagmula sa Coco Levy? Matapos ipahayag ng Korte Suprema na ito ay pampublikong pondo, ito ay inilagak at nasa pangangalaga na ng Bureau of Treasury. Ayon sa batas, hindi bababa sa 5 bilyong piso ang pondong ilalabas sa pagpapatupad ng mga programa ng CFIDP kada taon. Ang kabuuang 75 bilyon na Coco Levy Fund ay inaasahang maglulugsad ng mga programa na nakapaloob sa batas sa loob ng 50 taon. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa ATI Calabarzon sa numerong 046-419-0210. Maaari ding tumungo sa website ng ATI Calabarzon, ati.da.gov.ph/ati/48 o sa website ng PCA, pca.gov.ph. Kabataan ng Timog Katagalugan, tara na sa ating bagong tambayan tuwing tanghalian. Makabuluhang talakayan at malamang kwentuhan ang ating pagsasaluhan dito lang yan sa Agri Studio Live, ating talakayan sa Calabarzon. Pakinggan ang mga kwento ng tagumpay, iba't ibang kaganapan sa rehiyon at mga programa para sa bagong henerasyong bibida sa sektor ng ekstensyon at pagsasaka. Abangan ang Agri Studio Live sa official Facebook page at YouTube channel ng ATI Calabarzon tuwing Lunes alas 11 ng umaga simula sa 12 ng Setyembre ngayong 2022. Walang data o Wi-Fi? Sagot ka ng DZJV! Ang Agri Studio Live ay mapapakinggan rin sa kaparehong araw at oras dito sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Oh, lunchtime ha? Every Monday, 11 to 11:30. Tara, game! Agri Studio Live na! Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus ay naghahanap ng pinakamahusay at pinakamatalinong mga mag-aaral sa grade 6 upang makabilang sa susunod na batch ng mga scholar na grade 7. Kasama sa mga benepisyo ng pagiging scholar ay ang libreng matrikula, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitory. Mag-apply na sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0956-120-3018 o 0998-912-9307. Mga kaakibat, halin at damhin ang tibok ng puso ng ating Panginoon at sumabay sa pagsamba sa Kanya. Kinig, nuod, at makiawit sa programang Heart of Worship. Kasama si Pastor David Valencia tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang yan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Kaakibat ng Diyos para sa bayan. Para makilala ang iyong negosyo, halina't magpaanunsyo sa radyo sa DZJV 1458 Radio. Radio Calabarzon. Sa abot-kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545-2153 o mag-text sa 0932-228-3828. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabarzon. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes sa nag-isang DZJV 1458 Radio Calabarzon. Naghahatid ng napapanahong impormasyon at inspirasyon para sa buong Calabarzon.
tagasulong ng mga proyektong pangkaunlaran para sa katagumpayan ng bawat mamamayan. Himpilang naglilingkod sa Diyos at sa bayan. DZJV 1458 Radio. Radio Calabarzon. Diskarte. Para sa mga kaibigan, alas 3:39 na po ng hapon. At patuloy tayo sa ating palatuntunang diskarte, mga kaibigan. Live na live pa rin dito po sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Daniel Castro. Alright, samantala mga kaibigan, ito ho. Meron na naman kasing bagong sub-variant, itong COVID-19, yung Omicron. Ang tawag po ay XBB. Ito po ay posibleng nasa Pilipinas na raw, mga kaibigan. Naku po. Para po sa infectious disease expert na si Dr. Ron Ginsulante, mga kaibigan, siya po ay naniniwala, na nakapasok na ang bagong COVID-19 Omicron sub-variant na XBB sa bansa natin, mga kaibigan, dahil po yan sa maluwag nga na polisiya ng pamahalaan sa border control at pagpasok po ng mga biyahero. Okay? Ngayon, sinabi rin po ni Dr. Sulante, mga kaibigan, na hindi ho maaaring maisantabi na yung patuloy po na pagkakatala ng mga bagong kaso kada araw sa 2,000 ay epekto na ng XBB subvariant. Ngayon, una na hong sinabi ng DOH na hindi pa nakakapasok sa Pilipinas ito nga hong XBB subvariant. Ano po? At sa kabila nito, pinayo naman po ni Dr. Sulante sa publiko, siyempre manatili pa rin humapagmatsyag at umiwas muna sa paglabas-labas kung hindi naman importante ang pakain. Ganun pa rin naman, basic pa rin naman mga kaibigan. And kailangan din yung pong masusing pagsunod sa tinatawag na minimum public health standards. Okay? So lalo na po sa pagsusuot po palagi ng face mask at siyempre sa pag-iwas po sa mga maraming taong lugar, yung pong kumpulan ng mga tao, mga kaibigan. Okay? Alam nyo mga kaibigan, simulat sa pool naman, yan pa rin naman ang paalala sa atin ng mga health experts. Yung ganyang klaseng pag-iingat. So consistent hanggang ngayon, ganun pa rin yung ating dapat tandaan, mga kaibigan. And para hindi ho kumalat na, lalo't may bagong sub-variant na naman. XBB. Parang nagiging parang nagiging agent. Okay. Sa kabilang banda naman, mga kaibigan, ay
handa na raw po ang Pilipinas no na tanggapin yung pong mga generating foreign investments na nagdudulot po ng kita no sa mga telcos, paliparan at iba pa hong industriya. Okay? Eh sinabi naman ho ni Finance Secretary Benjamin Jokno yung pong amended Public Service Act o PSA eh nagtanggal po ng ilang industriya tulad po ng telcos ha, na nagpapahintulot po sa 100% foreign ownership. Kaya inanyahan po ni Jokno na ang mga foreign investors po na dalhin sa kanilang kapital sa bansa o dalhin ang kanilang kapital sa bansa lalo na sa larangan po ng telecommunication, no? Paliparan, toll road at mga shipping. Maigi nga sana kung dumami yung sa telco natin, ano, baka mas bumaba yung kwan, yung bayan. Siyempre kasi magkakaroon po ng kompetensya yan. Eh. Diba? Okay. Bukod naman sa paghikayat po ng pamumuhunan sa bansa, ha, eh, sinabi po ng Department of Finance na ipinaalam po ni Jokno sa mga potensyal na mamumuhunan yung pong pananaw ng ekonomiya sa Pilipinas. Ha? Mga patakaran po sa pananalapi at ang tinatawag po na medium-term fiscal framework nito. Ha, mga kaibigan. Okay. Yung pong economic team naman ng Pangulong Marcos ay naharap po sa mataas na inflation. Mataas po na interest rate. Pagbaba ng halaga ng piso, labon po yan sa dolyar, sa US dollar. Paglobo ng utang, okay. Pagpapalawak ng trade deficit, delayed poverty reduction goals at yung pong pagkakapilat ng epekto po ng COVID-19 pandemic bukod po sa iba pa. Eh sabi ho ni Jokno, maaari hong mabawasan eh ang headwinds sa pamamagitan po ng pagsunod sa 8-point economic agenda na kinabibilangan po no, ng pagbaba ng debt to gross domestic product ratio, pagbuo po ng mas maraming trabaho at pagpapanatili ng matatag na ekonomiya bukod sa iba pa. Okay? Alright, so ayun muna mga kaibigan, sandali ano? At last na po ito. Ah, mga kaibigan, ilang mahalagang paalala muna ulit po tayo. Oras po, 3:44 ng hapon. Hanap mo ba'y pangkumpuni ni tatay, pang skincare ni ate, kasangkapan sa pagluluto ni mami, o di kaya naman ay mga kagamitan para kay bunso? Wait, there's more! Other items for girls and boys at sa lahat ng gender, motor accessories, garments, plastic wares at marami pang iba. Halina, pasok na mga suki sa 101 Square Shopping Center. Produkto ay sigurado, abot kaya ang presyo. Dito sa 101 Square Shopping Center, located at Giridor Street, Siniloan, Laguna. Huwag kalimutan ng face mask, face shield at social distancing. Because your health and safety is our priority. Sales, service, genuine spare parts ba ang hanap mo? Available lahat yan kay Motor Central Santa Cruz. Siguradong mabilis ang process ng iyong motorcycle transaction. Mapa-cash or installment man yan. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text o tumawag sa 0907-274-6473. Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus ay naghahanap ng pinakamahusay at pinakamatalinong mga mag-aaral sa grade 6 upang makabilang sa susunod na batch ng mga scholar na grade 7. Kasama sa mga benepisyo ng pagiging scholar ay ang libreng matrikula, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitory. Mag-apply na sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0956-120-3018 o 0998-912-9307. Magandang balita mga ka-agri! Naipasa na ang RA 11524 o Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ano nga ba ang RA 11524? Ang RA 11524 o Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ay isang batas na nilagdaan ni dating President Rodrigo Roa Duterte noong February 26, 2021. Ito ay naglalayong magpatupad ng iba't ibang mga programa at benepisyo para sa mga magniniyog at manggagawa sa niyugan gamit ang pondo ng COCO Levy. Ano ba ang maaaring matanggap ng mga magniniyog mula sa programa? Ilan sa mga benepisyong matatanggap mula sa RA 11524 ay ang mga programang pangkabuhayan, pang-edukasyon, crop insurance, programa sa pautang, pag-organisa o pagpapabuti sa mga organisasyon ng mga magniniyog at
pagsasanay sa mga magniniyog at mga manggagawa sa niyugan upang mas mapalawak ang kanilang mga kaalaman at kasanayan sa larangan ng pagniniyugan. Tandaan, kinakailangan na ikaw ay nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Kaya tara, magparehistro na! Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa ATI Calabarzon sa numerong 046-419-0210. Maaaring tumungo sa website ng ATI Calabarzon, ati.da.gov.ph/ati/4a o sa website ng PCA, pca.gov.ph. Ikaw ba ay PhilHealth member? Mag-ingat sa mga nag-aalok ng libreng operasyon sa katarata, lalo kung kayo ay senior citizen na. Makipag-ugnayan sa inyong doktor kung katarata ay dapat operahan. Tiyaking PhilHealth accredited ang doktor at pasilidad pang kalusugan at kung magkano sagot ng PhilHealth para sa nasabing operasyon. Maging mapagmatsyag na PhilHealth member. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Diyan nyo din makakasama ang DZJV 1458 Radio Calabarzon. Like, follow, and subscribe sa aming mga social media accounts at DZJV 1458 sa Facebook, Twitter, Instagram, at YouTube. Himpilang mayaman sa impormasyon at inspirasyon. DZJV 1458 Radio Calabarzon. Discarte. Oras, mga kaibigan, 3:49 ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan diskarte. Nasa huling bahagi na po tayo ng programa, mga kaibigan. Ito pong nakalipas na Bagyong Neneng, ha, mga kaibigan. Nasa kabuuan daw po na 22,700 individuals or 6,260 families ang naapektuhan po nitong bagyong si Neneng, mga kaibigan. Yan po ay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ano, mga kaibigan. Ngayon, sabi po ng ahensya, ang apektadong populasyon po ay naiulat sa 86 barangays. Dami, ha? May kabuuan po na 678 katao o 191 families ang nananatili sa loob po ng 30 mga evacuation centers, habang 248 na katao naman o 77 families ang nakasilong sa ibang lugar. Ano ho? Sa Cagayan, ito ho, mga kaibigan, isa to sa mga talaga na namang binayuhon ng bagyo. Meron hong kabuuan na 3,702 katao. Sa families, ang katubas po niyan ay 1,174 families ang preemptively evacuated dahil po sa banta ho ni Neneng. Ano pa lang yun, wala pa si Neneng, ganun na ho karami yung in-evacuate sa Cagayan. At according din po sa kagawaran, 59 na insidente po ng pagbaha at pag-uho ng lupa ang naiulat sa Cagayan. Laki ano, 4 na bahay po ang nasira, 2 po ang totally damaged, at 2 partially naman sa Ilocos at Cagayan. Okay. Meron hong kabuuan, 34 section po ng kalsada at 12 tulay po ang naapektuhan sa Ilocos, Cagayan at Cordillera. Ngayon, hindi raw ho bababa sa 29 na kalsada at 12 tulay sa Ilocos, Cagayan at Cordillera ang hindi pa rin daw madaanan ng mga motorista. Grabe, no? Naranasan po ang pagkawalaan ng kuryente sa 25 lungsod at munisipalidad sa Ilocos at Cagayan.
At naibalik na ang supply ng kuryente sa tatlong lugar pa lamang, mga kaibigan. So malaki-laki pa rin ho yung wala. Okay? Bagamat ito hong sa area natin, dito sa ating kinaroroonan, ano ho mga kaibigan, sa Laguna, bagamat itong nakalaang weekend, hindi ho natin na ano yan, naramdaman. Actually, mainit nga ho sa atin, ano, dito sa Laguna, lalo na noong Sabado at Linggo. Pero yung pala sa extreme northern Luzon po ng bansa, eh matindi hong pagbayo ng bagyong Nene ang nangyari, ano ho mga kaibigan. Okay, samantala mga kaibigan, yan po muna ang kabuuan ng ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Lunes. Ngayon po ay October 17, 2022. At sa ngalan po ng mga nakasama natin sa technical side, Bernie Permalino at Dino Panganiban, lagi po nating tandaan sa bawat problema ang kinakaharap, huwag mangamba. Nasa tamang diskarte lamang yan. Muli, ako po niyong kaibigan Daniel Castro. Oras po mga kaibigan, 3:53 na po ng hapon. Sumain niyo ang mga pangunahing usapin at impormasyon dito sa Diskarte. Muling samahan si Daniel Castro tuwing alas 3 ng hapon dito lang sa DZJV 1450A Radio Calabar Zone. Talakayang Kalikasan, ang programang tumatalakay sa mga napapanahong isyu tungkol sa kapaligiran at likas na yaman na inihahandog sa inyo ng DENR Rehiyon Calabar Zone. Inyong mapapakinggan Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Talakayang Kalikasan sa himpilan ng DZJV 1458 Radio.